السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga kapatid, ang tatalakay natin ngayon ay may kaugnayan ito sa Muslim sa Pilipinas, mga Muslim, at kasalukuyang pamahalaan natin sa Pilipinas. At hindi po maitatakwil natin, kalilimutan na tayong mga Muslim at hindi mga Muslim, Kristiyano man o Muslim, ay tayo ay mga kapwa Pilipino. Lahat po tayo ay mga Pilipino. Sa ayaw man natin, dahil itong pangalan na Pilipino, bansag ito ng mga banyaga sa atin, kinagis na lang natin na pangalang Pilipino from the name of King Philips, although hindi man natin talaga gusto na tayo yung mga kamag-anak ni Pilipi. Dahil sa Pilipi po, matatangos po ang ilong nila. Tayo po mga kaganak ni Pilipi, so-called Philippines, kamag-anak ni King Philip. Tayo lang pinakapango siguro ng mga Pilipino. Okay? So ayaw man natin sa hindi, andito na tayo. Hindi natin mapalitan ang yung pangalan na Pilipino. Talagang Pilipino na tayo. Bansag ito na hindi natin ginusto. Okay. Now, una sa lahat pala, nagpapasalamat ako sa Allah at sa mga kapatid natin nandito, kapwa Pilipino, na nandito tayo ngayon sa Sukasiri at inshallah hindi naman masyadong malamig. Siguro ngayon mga 20 degrees centigrade, hindi masyadong malamig. Okay, ang tatalakayan po natin ngayon ay for introduction, tungkol po sa Pilipinas. Ano po ang Pilipinas? Una, yung hindi pa dumating ang mga Spaniards, yung tinatawag na invaders, colonialists, ang Pilipinas po, ang gobyerno po sa Pilipinas ay gobyerno po ng mga Muslim. Hindi natin basing upon the history, sila ni Raja Sulaiman, sila ni Sheikh Katuna, sila hala ni Rano Humabon, mga kabungsuan, so and so mga datos and rajas ay nandoon na po different places in the Philippines. Ang pinaka main po na headquarters ng mga Muslim ay sa Hulu. Doon po ang central government. In fact, the first oldest city, sabi nila, Oldo Cebu, ito ay sa Kristiyano na pananaliksik. Pero in history, ang pinakauna pong central o business, commercial, ay sa Hulu po. Okay. Ang ano bang Pilipinas? Talking about particular Mindanao. Dahil po ang kaguluhan po sa atin ay nagmula raw sa Mindanao. Ang kaguluhan ay dumating lamang sa panahon nang dumating ang mga Kristiyanong banyaga sa Pilipinas. Gyera, nakarinig na unang putok ang Pilipinas sa pagdating po ng mga banyagang Kristiyano, mga Espanyol, sa Pilipinas. In fact, by history, si Fernando de Magallanes, Ferdinand Magellan, ay pinatay po siya sa Mactan, doon po sa Cebu area. At after that, si Legazpi, another general na pinadala po ng Espanya. Pero ano ba talaga ang Pilipinas? Ang Pilipinas, una, hindi ito bansa ng Kristiyano, hindi ito bansa ng mga Espanyol, hindi ito bansa ng mga Japanese, hindi din ito bansa ng mga Amerikano. Okay. If you trace up the blood, yung blood natin, kung titingnan natin, you are Malayan people, Malayan, mga Malayo tayo. Ang kalahi po natin ay mga Indonesians, yung mga Malay race, bilang to Malay race, bilang po natin ay yung mga Malaysians, yung mga Indonesians, mga Brunei, ito po ang kalahi natin, talking about race. Okay? Talking about civilization, about Islam. The first civilization came in the Philippines, the first civilization and the first religion came in the Philippines ay sa taon pong 1380. Ang mga Raja, yung mga sila ni Makdum, Sharif Makdum, ang galing po sa Yemen, ay dumating po doon sa Pilipinas. Sila po ang nag-educate sa mga Pilipino, nag-embrace po karamihan ng mga Pilipino sa Islam, at mga Muslim po sila, ayon po sa Indonesia, Malaysia, Brunei, Muslim po. Titingnan natin sa Mindanao, sa unang panahon na hindi pa dumating ang mga Spaniards,
at mga Amerikano, in the history, even sa Wikipedia, nag-mention po ng ang Mindanao, 90% in Mindanao, mga Muslim sa Mindanao. Ito ay naging minority ngayon dahil karamihan po nagmula sa Luzon ng Visayas ay mga Kristiyano po at kinakamkam nila ang lupain ng mga Muslim. Okay. Ano po ang Mindanao? Talking about Mindanao sa ngayon. Mayroon ngayong tinatawag na BBL. Ha? Yung BBL na hindi na aprubahan hanggang dumating na lang ang itong session nila. Ha? End of session sa Congress. Nawala na po ang BBL at karamihan po, even mang babatas at yung mang bubutas sa atin, sabi nila wala na po, patay na po ang BBL. Ano ba ang Mindanao? What is Mindanao? Talking about Mindanao. Dahil ang gulo ngayon sa Mindanao, although may gulo man sa Luzon, ay hindi ito dahilan sa mga Muslim, kundi dahilan din ito sa mga Kristiyanong nagrebuild, tinatawag sila ng mga NPA, New People's Army. Sila po ay mga dati rin mga Kristiyano. Isa dito ay sila ni Father Balwig, na sila ay mga Kristiyanong pare. Nag-rebuild din sila dahil ayaw nila ang pamalahan sa atin. Hanggang ngayon, nagre-rebuild pa rin. Alhamdulillah sa mga Muslim, ang Muslim sa ngayon lang sana na hindi magre-rebuild at ayaw ko rin maging rebuild. Sa sarili ko, ayaw din ako maging rebuild dahil takot ako sa lamok eh. At takot din ako sa linta. Oh, so sabihin ko sa sarili ko, ayaw ko talaga mag-rebuild din. Pero kung pipilitin man, kung sakali pipilitin man nila, ay wala tayong magagawa kung pipilitin tayo. Okay, hindi mag-rebuild. Total ang rebuild naman, masama rang rebuild kung hindi ka mananalo. Pag hindi ka mananalo sa digmaan, masama po ang rebuild. Pero kung mananalo po ikaw, gaya ni Juan Ponce Enrile, nanalo, senador, sikat sila. Ha? Nanalo pagka senador. Ha? Sa digmaan, nananalo naman talaga sila dahil una, nag-rebuild sila kay Marcos. Si Enrile, rebuild yan eh. Sa panahon ni Marcos, rebuild yun si Enrile. Ngayon, sika. Ha? Kananalo eh. Si Hunasan. Si Gregorio, Senator Gregorio Hunasan. Malaki rebuild din yan. Nag-rebuild din kay Marcos. Ngayon, sika. Si Trillanes. Rebuild din yan eh. Laki rebuild yan. Nag-rebuild yan kay sino ba yung Arroyo yata yun, no? Sa panahon ni Arroyo. Nag-rebuild din yan. Ngayon, kandidato na pagano, Vice President yata, ha? Si Trillanes. Ngayon, sikat na rin. Ha? Basta mananalo ka sa digmaan, mananalo ka sa politika, sikat ka na rebuilding. Pero kung matalo ka, eh wala ka. Talo ka eh. So yun lang sabi nila, kung mananalo ka, sikat ang rebuilding. At prangkang pagkasulti, sila ni Agoncillo, sila ni Aguinaldo, sila ni Bonifacio, mga rebuilding sila eh. Lahat sila ay nag-rebuild sa mga Kristiyanong government sa Pilipinas. Si Aguinaldo against the Spaniards government. Ano bang government ng Spaniards? Christian government. Sila ni Bonifacio, against din sila. Si Jose Rizal, against din sila sa Christian na pamamalaan. In fact, if you read the Nolle Mitangheri and El Folibusterismo, ay talaga si Jose Rizal, ang inatake niya ay mga pari ng mga Espanyol. Tinitira niya. So ngayon, hindi ko man titirahin mga pare dahil mga kamag-anak ko, mga pare, kuminsan, kaibigan ko sila, purya lang sa mga bakla na pare, ha? Hindi ako makipag-ibigan, no? May maraming bakla na pare, ayaw kong kaibiganin sila. Baka madamay ako, maging bakla rin ako, matso-matso pa man tayo. Mahilig tayo sa babae, maging bakla. Okay. Ano ba ang Mindanao? Talking about Mindanao. Ang Mindanao sa aking research, bago ako pumunta dito, nag-research ako kung ano ba ang Mindanao. Ang Mindanao pala, ayon sa history, ayon sa present record also, according to the Wikipedia, Mindanao is considered, I quote, Mindanao is considered the food basket of the Philippines, unquote. Ang ibig sabihin pala, basket daw ng pagkain ang Mindanao sa Pilipinas. Na ibig sabihin, pag wala ang Mindanao, gutom ang Pilipinas. Kasi Mindanao is considered the food basket in the Philippines. Without Mindanao, gutom ang buong Pilipinas. Kaya itong sabi nila, ito sa research. Sinasabi dito, I quote again, 8 out of top 10, yung 10, top 10 of agri commodities exported from the Philippines came from Mindanao. 8 among the 10 top agri commodities na pinapalabas, saging, ano pa? Pinya, ha? Ano pa?
hindi tissue paper ha, yung mga agricultural supply from the Philippines, out of 10, top 10 exported from the Philippines, 8 nito, 8 ay from Mindanao. Imagine, galing pala sa Mindanao, talking about agricultural, yung agriculture, okay? Mindanao, ang pangalan palang Mindanao, saan nagmula? Ang pangalan palang Mindanao, named after the Maguindanao nuns. Kasi karamihan pala ng Maguindanao sa Pilipinas, sila ang pinakamaraming sultan, yung mga Maguindanao. So it's named after Maguindanao, ang pangalan na Mindanao. Okay? It's constituted the largest sultanate history. An evidence from Damas made during 17th century and 18th century suggests that the name was used to refer to the island by the powerful natives of the time, Maguindanao. Mga Maguindanao yun. Saludo ako sa mga Maguindanao. Mga bunal-mangbunan, madakal sa mga Maguindanao. Mga Maguindanao. Okay, marami po Maguindanao. Compare sa Maranao at Maguindanao, mas marami po ang Maguindanao. And according to the record, 17th and 18th century, sila po ang pinakamaraming sultan. Iba na yung sultan na yung Peking na sultan, ha? Yung Peking na sultan ba? Si tumatakbo na Presidente Maruhas. Peking yan na sultan. Peking yan. At saka yung mga taong nag-ordinate sa kanya, ayun po, walang... Ano bang kalasing sultan? Ay, hindi na lang ako dahil kawawa naman ito. Ilunggo na mo. Ilunggo na siguro si ano, si Rojas, Ilunggo, Rojas City, Ilunggo siya. Huh? Tapos naging sultan, Maranao ka, ang sultan mo, ano? Imagine, Muslim ka, ang iyong sultan ay Ilunggo? Ang iyong sultan ay kumakain ng baboy? It's sampal ito sa mga Muslim eh. Sabihin natin Muslim or Maranao. Imagine, sultan ng, ano yun? The, ano, sultan ng, ano? Saan yun? Lanao? Lanao del Sur, sultan? Insulto ito sa mga pag-aariyakan, matanaki. Kaya daan tanong sa Bulger na. Okay. Okay. Pagpatuloy po natin mga kapatid, ano po ba ang Mindanao? O bago sa buong Mindanao, alam pa ninyo mga kapatid pala, na ang Pilipinas, kawawa ang mga Pilipino, bininta pala itong Pilipinas. Yung mga Spaniards, yung silang nag-govern sa atin, kinukuha yung mga ari-arian natin, mga ginto, mga kayamanan, pagkatapos ng gira ng mga Amerikano, ay wala silang kakayahan makipag-gira sa Amerikano. Anong ginawa ng mga Spaniards? Bininta nila ang Pilipinas. Mula niya kinamkam mula sa mga Muslim, sinipa, pinapatay mga Muslim, nakuha niya dahil sa kapangyarihan, nakuha nila at bininta pala ito sa mga Amerikano ang Pilipinas. Magkano? Dito, grabe oh. May na-research ako dito. Okay. According to the records, okay, dito sa www.philippines, okay, makita natin dito na ang Pilipinas in the Philippines sa taon 1898 after the end of American-Spanish War. In 1898, after their war, the Spaniards sold the Philippines and other colonial properties for $20 million. Tandaan natin, bininta ng mga Espanyol ang Pilipinas sa $20 million sa mga Amerikano in 18th century. Tanong, kasama ba nila ang Mindanao bininta? Hindi. Dahil ang mga Spaniards, hindi nila na-subjugate ang Mindanao. Ang bininta lang nila, ang Luzon and Visayas sa mga Amerikano. That's why until today, the Muslim claiming that we are not under the Philippines. Pero wala tayong magagawa. Kasi sa gira, hindi nag-surrender ang mga Muslim, pero sa pira, billion-billion na tinapon sa kanila, ang iba dyan ay nag-surrender. Alhamdulillah, ang mga maraming Muslim ngayon na hindi nag-surrender. Punta kayo sa Mindanao, yung mga matatanda na mga tausog, matatanda na Maranao, Maguindanao, hindi sila, ayaw sila, tawagin mong Pilipino. Miyatay kanon kung Pilipino yun. Ha? Yung mga matanda, nag-80 ang edad, 70, tawagin niyong Pilipino. Yung mga Maranao, tawagin niyong Pilipino. Kung di kayo, babarilin. Ha? Anak ko ba Pilipino?
Mga lalong siya kiuto. Kana ako ba kano kayo mga Bisaya o mga Pilipino? Na mga Pilipino, kiaso ka rin siya kiuto mga Bisaya. Alam mo yung mga Bisaya? Ang ibig sabihin, nag-surrender. People who surrender, they are Bisaya. Okay? So, ang mga Muslim hanggang ngayon, eh, ayaw nila tawagin Pilipino. Pero walang magagawa. Ang passport, Pilipinas. Pero that's why mayroong Bangsa Moro. Tinatawag na Bangsa Moro. Ang mga Muslim, they wanted to have an independent state. Huh? Yun ang utak. Pero Diyos sa mga komunikasyon, ha? Komunikasyon at mga consensus, hanggang napababa, autonomous na lamang. Autonomous na lamang, hindi lang autonomous, kundi under pa rin sa Philippine government, under the supremacy of the Supreme Court, pumayag lang sa BBL. Yung tinatawag na ano? BBL is Bangsa Basic Bangsa Basic Law. Ano yun? Bangsa BBL. Okay. Now, ang punto ko dito, mga kapatid, na ang Pilipinas ay bininta ng mga Spaniards. Sinong kumuha ng pera? Mga Spaniards. Ikaw ha, example lang. Ikaw, Dudong. Halika nga, Dre. Halika dito. Example. Ito ha, example lang. May bahay ito. Tapos, ako ay may guns ako, may gangs. Gangs ang guns. May armas ako. Kinuha ko yung bahay mo. Kinuha ko yung lupa mo. Okay? Siniba kita. Kaya hindi ka alis dito, patayin kita. Okay? Tapos yung nakuha kong lupa mo at bahay, ibibinta ko. Makatarungan, hindi. Yun ang ginawa ng mga Kristiyanong Espanyol sa atin. Okay, alam mo. Yun ang ginagawa ng mga Kristiyanong Espanyol sa atin. Ha? Pumunta mga Spaniards, ginigira nila, eh, ang mga armas ng mga Muslim noon, anong unang armas nila? Eh, yung binangon lang, bawaywa, ay did pro, binangon lang to. Ha? Trador lang to. Ano? Supot. Yun lang ng mga armas ng mga Muslim noon eh. Yung bagakay. Anong tawag noon? Lagyan ng ano? Tapos may mayroong bulat. Gargan? Sumpit ba yan? Yun ang mga armas ng mga Muslim eh. Terador. Ano pa? Bato. Oh, eh. Pagdating ng mga Espanyol, may armas lang nga, isang putok nga lang. Ang armas noon ng mga Espanyol, boom! Tapos, baliin naman. Suk-suk naman. Lagyan naman. Boom! Ay, buti malaya, pero mga Muslim wala. Wala talagang kalaban-laban. Eh, kahit matapang sila, eh, Chris lang ang dala. Ha? Walang laban-laban ang mga Muslim. Nakuha ang lupa ng mga Muslim. Ay, binintang ngayon sa mga Amerikano. Naku naman, pasalamat lang kung talagang may American blood tayo, tumatangos yung ilong natin. Eh, hanggang ngayon, flat pa eh. Ha, flat pa? Hindi naman siguro lumaki yung bulsa natin, at pero tumatangos lang at pumuputi yung balat. Tuwa naman siguro yung ibang Pilipino. Okay. So, ganun po ang pangyayari mga sa Pilipinas. Kinuha po ito, kinamkam po ito sa mga Muslim. Ano lang kaya ang solusyon nito? Ano ba ang solusyon nito na tayong mga Muslim mayroong peace? Sabi ng iba, gusto silang gera. Sabi ko, ayaw ko talang gera. Pero kung pipilitin ng bawat Muslim, wala na tayong magagawa. Imagine, papuntahan ka sa bahay, pipilitin ka, makigpatayan, anong gagawin mo? So, kayong mga Muslim, sa aking sarili, ayaw ko ng digmaan. Bakit? Galing ako ng Mindanao. Isinilang ako ng Mindanao. Tatay ko ilaga. Tatay ko ilaga. In 1972, malaki na ako. Nakita ko ng gera, ang daming patay. Actually, ang mga sundalo, mga general na nagmula sa Mindanao at saka yung mga politician na taga Mindanao, ayaw nilang gera. Ayaw nilang gera. Dahil si Manong Duterte, ha? Si Minong Digong, ayaw niya talagang gera. Lumaki siya sa Mindanao. Yung taga Mindanao, ayaw ng gulo. Sino ang gustong gulo? Yung taga Maynila. Dahil sila ang umayaw sa BBL. Sila ang umayaw yung taga Manila. Example, ha? Sila ni Bongbong Marcos, hoy, diktador yung tatay mo, nalimutan mo, diktador ha? Malami pang pinapatay. Hanggang ngayon, kinakamkam ninyo, Bong Marcos. Hanggang ngayon, kinakamkam ninyo yung billion-billion, hindi pa nyo sinasauli. Okay? Hindi pa sapat, ay ngayon ay magsasalita ka na laban sa mga Muslim. Kasi Bongbong Marcos. Tingnan natin, ang umayaw ng BBL, solution for the Muslim, ang umayaw, sino? Sila ni Marcos. Tagal, saan sila? Ha? Saan si Marcos? Ito sila ni Rojas. Ayaw nila. Taga saan si Rojas? Taga Mindanao? Taga Iloilo na namang may dugo na aswang. Ay, dugo na aswang nga sabi nila. Taga Iloilo daw, taga Panay, may aswang namang sabi nila. Ay, mga kakilala ko din mong. Oh. Ayaw nila ang BBL.
Sino pa? Si Miriam Dipinsor. Ayaw niya ang bibil. Taga saan si Miriam Dipinsor? Iloilo, Manggapon, taga Bisayas. Sino pa? Sino pang ayaw ng BBL? Lahat sila ay taga Luzon, taga Bisayas. Ayaw nila ang solusyon, ang BBL, dahil hindi daw ito pwede. Example, kumakain ako ng mangga. Mangga ba? Kumakain ako. Sabi ko, masarap itong prutas na ito. Gutom ako, gamot ito ng aking gutom. Kumakain ako ng prutas. Ikaw nakatingin ka lang, sabi mo, hindi. Hindi na masarap, bro. Maghanap ka ng iba. Sabi ko, masarap itong prutas eh. Nagugutom ako, ito na, sapat na sa akin dahil walang pagkain nga ano, walang kanin na mainit, walang barbecue na ano, kalabaw, barbecue kalabaw. Pwede yung barbecue kalabaw, no? Kasi baboy, bawal eh. Walang barbecue manok, walang adobong manok, prutas lang meron. Okay na sa akin ang prutas. Sapat na ito sa akin gutom na hindi ako magugutom. Sabi ng hindi kumakain, nakatingin lang, bro, hindi yan tama. Mali yan. Ano ngayon ang tama? Sige? Sila ni Marcos ang sabi hindi tama ang BBL. Ang mga Muslim, ang mga leader ng mga rebelde, binaba ang armas, tama ng BBL sa amin. Sabi nila ni Rojas, sila ni Miriam Defensor, sabi ng mga taga, mga senador, mga representative, yung mga bubutas na yan, sabi nila, hindi daw ito ang solusyon. Sino magbigay ng solusyon? Ang problema pa ng lugar ng mga Ilocano, example ako Munsins, lugar ng mga Ilocano, ang magbigay ng solusyon sa mga Ilocano, Cebuano. Ilocano na lugar ang magbigay ng solusyon, mga Cebuano. Ang lugar ng Cebu City, lugar ng mga Cebu, ang magbigay ng solusyon, Ilonggo. Kamu taga Iloilo, may problema mo sa Iloilo. Ang magbigay ng solusyon, taga Iloilo, mga Cebuano. No, hindi nyo natanggap. Yung taga Mindanao, ang taga Mindanao, ang problema ng taga Mindanao, nag-formulate according to the record, 17 years formulated by the government and history, sabi nila, sapat na itong BBL. Sabi nila, hindi. Sino nagsabing hindi? Mga general, okay, mga sundalo, okay, ayaw na namin ang gira. Sabi ng mga sundalo, ayaw namin ang gira. Sabi ng mga senador, gusto namin gigirahe. Tistingan mo daw, yung gusto ng gira ng Mindanao, kahit senador ka pa, tistingan mo daw makipaggira dito. Hindi ka pupulutin sa kangkungan. Yung mga senador na gusto ng gira, nagsalita lang yan, nandoon sa Malacanang sila. Pero tistingan lang sa battlefield, kung hindi niyan yung bayab nila ay tatakbo sa ulo nila. Yung mga taong sigaw na gira, naranasan namin ng gira, maliit pa po, naranasan namin ng gira. Takbo, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Gutom, hindi mo saan kukuha ang kakainin. Makikita kang damo, kakainin mo. Kung saan ka lang. Kasi yung panahon na lumaki ako ng gera, pag may nakarinig kami ng puto, ay tumatakbo kami left and right. Wala kami, basta makatakbo lang. Imagine pag may aeroplano, may machine gun naririnig ka, kundi ka nakadapa. Kundi ka nakadapa, takbo. Wala ka namang dahil saan ka tatakbo. So yung mga taong hindi naka-experience ng gera, yung mga politician natin na hindi naka-experience ng gera, please, punta kayo sa battlefield. Okay? Hanapin nyo yung ano yung branch ng yung nag-split sa MILF? Ano yung sila ni Bravo? BIF? Sige, tistingan ninyo. Yung mga mayor, yung mga assembly, yung mga representative, senador, sige, harapin nyo si Bravo. Kung gusto nyo yung gira, kundi yung bayad ninyo ay lulusot sa inyong mata sa takot. Iba nga, ihihi ka lang sa pakanyang pa, ihihi na sa takot. Pero matapang sila dahil sa istorya lang. Okay.